Panginoon. Sabihin niyo, be if. Tatandaan niyo yan, ha? Anong ibig sabihin ng be if? Boyfriend. Boyfriend natin nga ng Diyos. Kaya tinawag si Abraham ng Panginoon na kanyang kaibigan. Alam nyo, pag kinaibigan tayo ng Diyos, wala siyang gagawin na hindi mo papaalam sa iyo. Kaya walang ginagawa ang Diyos noon na hindi niya pinapaalam sa kanyang kaibigan si Abraham. Dadaanan natin yan as we go on this series about the life of Abraham. Because Abraham is considered as the father of our faith. Jesus is the author of our faith. The author and finisher of our faith. But Abraham is considered the father of our faith. Sapagkat nagmula na tayo sa lahi ni Abraham. Kasama tayo doon sa mga bituin sa langit na tinuturing ng Diyos na lahi ni Abraham. Amen ba? Pag tayo ay nanalig kay Kristo at tinanggap natin sa buhay natin si Kristo, kasama natin si Kristo. Amen. Lahat na lihim sa paghahari ng Diyos, ituturo sa atin ng Panginoon. Isang araw, ang sabi ng ni Pedro, bakit Panginoon, pag sa maraming tao, puro talinghaga ang pangungusap mo? Pag tayo tatulang, bakit ang didiritsuhan ang pagsasalita mo sa amin? Anong sagot ng Panginoon? Because the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, sa mga kaibigan ng Panginoon, lahat na sekreto sa paghahari ng Diyos ay tinuturo. Amen ba? Now, so anong sekreto nang nalaman nyo ngayon? Ha? Faith is now. Hindi bukas. Ibig sabihin, pag narinig mo ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos, gawin mo ngayon. Iyan si Abraham. Nang tawagin siya ng Panginoon, unang tawag sa kanya, alsabalutan agad siya. Hindi niya pa alam kung saan siya dadalhin ng Diyos. Pero sumunod siya. Kaya kinalugdan siya ng Diyos. Ang lahat na nagtitiwala, nananalig sa Diyos, ay kinalulugdan ng Diyos. Tas ang kamay niyo. Ang tawag doon ay highly favored. Ang isang highly favored by God, wala kang hihingin na hindi sa iyo ibibigay. Amen ba? Tas ang kamay niyo. Tanungin nyo, ikaw ba, Brother Mike, nag-worry pa? Of course, nag-worry ako. But when that time comes, I always pray. But even then, kadalasan sa atin, nananalangin, pero daladala pa natin yung ating problema. But if you become closer and closer to God, may gagawin siya para mawala yung bigati na daladalahin mo. Amen ba? So, I'll give you ipatotoo. Yung aking isang apong babae dalaga ay nadinggi, no? So, tinakbo ng nanay niya ni Sherry sa Asian Hospital. Sunday, bumaba na ang platelets niya ng from 140 to 94. Mababa na yon. The following day, bumaba pa ng 64. On the third day, yesterday, 35 na lang. At hindi bumababa ang lagnat na 40. Sometimes it's got up to 40
3.5. So I was a little bit worried. I was praying silently. Pero kagabi, may hinipo ko yung kanyang pisngi at nanoo. Ang sabi ko, Lord, pagalingin mo ito. But I was still worrying the whole night. Every time I wake up last night, yun ang dinadasal ko. Then the following morning, kung nakikinig ko sa playback, doon ako natauhan. That was several years ago, yung playback na yun. May kinukwento ko doon na isang pangyayari na ang anak niya ay may sakit. Kulang ang dugo. Ha? Kaya ang sabi ng doktor, i-injection na natin, i-injection niya, 3 years old pa lang. Pero isang araw, nagdasal siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman ako. Pagalingin mo naman ang aking anak. Ang sanabi sa kanya ng Panginoon, read Genesis 22. Basahin mo ang nasusulat sa Genesis 22. Alam niya yung bihasa sa Biblia. It was about the testing of Abraham. Nang hingin niya ang anak niya na si Isaac. So ang unang reaksyon niya, sabi niya, wag naman Lord. Gusto ko naman ng ang anak ko ay gumaling. Pero yung ininsist sa kanya, ialay mo sa akin ang anak mo. So ang ginawa niya nung gabing yon, inalay niya. Ibig sabihin, pagkatapos niya panalangin, kinalimutan niya yung kalagayan ng anak niya. Tulad ni Abraham, pag nag-alay ka sa Diyos, kalimutan mo na. Pag nanalangin ka sa Kanya, kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Nang gabing yon, nawala ang lagnat ng anak niya. The following day, dinadala sa doktor. Ang sabi niya, sabi ng doktor niya, hindi na kailangan salinan ng dugo ito sapagkat bago na ang dugo niya. Amen ba? So, ngayon, tinex ni Sister Belen yung anak namin. Kumusta na si Mika? Sabi niya, Ma, sabi niya, tumaas na po ang platelet to 47. Kumusta niya ang kanyang fever? Sabi niya, normal na po ang kanyang fever. 36.5 na lang. So, alam ko yun. Sapagkat kaninang umaga, nung kayo sumakay sa kotse, yun, pinakinggan kong playback. Kaya sa kotse pa lang nakatulog na ako. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Amen ba? So that is how faith works. Now faith is. Kapag na may hiningi ka sa Diyos, kalimutan mo na. Kalimutan mo na ang problema yon. Asahan mong darating na. Amen ba? Gusto nyo pang malaman anong ginagawa ng pananalig sa atin sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahala ka pang sasabihin ang punong lingkod natin sa mga aras, sa mga aral ni El Shaddai, diginhawa ang ating buhay. At bubuti, at bubuti, pagtunay, umuwi tayong sabay-sabay. Sabay-sabay, itaas ang kamay. Kaya kanina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumangat. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Kailan? Sa Sabado, kung nais mo, nais mo, mag-
pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na kapagsasabihin, ang punong lipod natin. Sa mga aral, sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay, at bubuti pang tunay, kung umuwi tayo sabay-sabay itaas ang mga kamay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y aking ipapangako, babalik tayo. Kesa Sabado, kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y aking ipapangako, babalik tayo. Kailan? Kesa Sabado, babalik tayo. Purihin, Panginoon. Taas ang kamay. Okay. Itatapong ko sa inyo ang isang bagay nito hindi nyo nakikita. Pero ako'y naniniwalang mangyayari sa inyo. Hindi ko alam kung anong kahilingan nyo. Pero pag sinigaw nyo ang tamang salita, anong sisigaw nyo? Now na. Now faith is. Pag sinabing now faith is, now na yun. Ano yung sisigaw nyo? Kaya pagdating sa bahay, abutan nyo. Naniwala kayo? O, taas ang kamay. Ano yung sisigaw? Tatlong ulit, ha? God bless you. Mahalaga sa amin ay nating